Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Mayne Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal sa Mayne Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Mayne at kay Alden. Hindi ko po mawari kung ano nga bang nangyari dahil nitong mga nakalipas na 3 araw po, ako naman po yung nagre-record, hindi po na i-upload ano, nitong aming editor. Siya po ay sinasabi po niya no, na 3 araw na rin po na walang PLDT sa kanila. Kaya baka naman PLDT, no, makikiayos naman. At going back, no, ang atin pong pag-uusapan ngayong araw ay may kinalaman po sa sinasabi ng mga netizens na talaga namang kapuna-puna no, na si Mayne Mendoza ay ginawa ng natural at talagang permanente ng part-timer sa Itbulaga. Bakit ba nila nasabing naging part-timer si Mayne Mendoza? Diba? Kung ikukumpara naman natin ito sa ibang mga artistang nasa Itbulaga, anong haba yung mga napansin nila? Habang si Alden at saka si Mayne naman po, alam naman natin na kai-interview lang po sa kanila. Doon po sa Bingo Plus, doon po sa dito po kay Tito Boy Abunda. No, lahat-lahat po yon na talagang naging issue no, sa lahat, sa magkabilang panig. Pero napatunayan nga po na lahat-lahat po ng mga pinaggagawa nila rito ay scripted. Paano nga ba napatunayan na scripted ang mga ganitong interview? Mamaya po babanggitin ko sa inyo kung bakit yung mga netizens na talagang humahanga kay Mayne at saka kay Alden ay talagang kampanteng-kampante. At bago nga tayo magpatuloy pa, hayaan nyo muna magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy pong pag-support at pagmamahal kina Mayne at kay Alden ang wala pong ibang hinihintay na kapalit. Lagi ninyo tatandaan na kaisa nyo po ang buong Pinas Showbiz News ngayon sa pag-support at pagmamahal sa kanilang dalawa. At kung nod ka nga ng nod ng mga video updates natin pero hindi ka naman nakasubscribe, naku, ano pang hinihintay mo? I-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan. Dito po kina Mayne at kay Alden. At bago nga tayo magpatuloy pa, naririto ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin itong mga nakalipas na araw. Unahin po natin ang naging komento nitong si Miss Esperanza Liovan. Ang sabi niya rito, baka naman gusto ng Itbulaga ay yung dating ginagawa nila noon na nandun nga sila Mayne at Alden pero hindi sila pwedeng magtabi o mag-usap sa harap ng kamera. Sa ginawa nga nila noon, ano, halatang nahihirapan at di sana yung dalawa na hindi magkatabi o hindi nag-uusap. Mahirap yata yun, para pa naman silang magnet, ano? Hindi mapaghiwalay kapag magkasama. Alam po natin yun, nung during pandemic, di ba? Alam naman natin ang kumakamada lang nung pandemic, si Mayne at si Alden kasama ang kanilang mga ninong, di ba? Alam natin yun na talagang, kada paling, no? Kada tapat ng camera kina Mayne at kay Alden, laging merong nakikita na mga behind the scenes sa kanilang dalawa. Di ba? Pero, yun nga po, no? Kahit na anong restrictions na ibigay sa kanila kapag nasa Itbulaga yung dalawa, hindi nila napipigilan. Diyan po umiinit ang kanilang ulo. Bakit ho? Dahil ho nakikita ang katotohanan. Maraming salamat po, Mrs. Esperanza Liovan. At ang ikalawa naman nating komento, ito naman po ay mula kay Miss Marivette Florido. Ang sabi niya rito, if ever, they would say that Mayne spends for all the expenses of a Thai girl Panotsky in his projects, then they are still to produce the money unspent to show na hindi nagalaw ang pondo. At intact, I don't believe that Mayne will tolerate such lies to cover up the illegal perhaps expenses of a Thai girl. If in case, then where is Mayne's integrity and credibility if she will willing to lose such values to save a Thai girl Panotsky? Thank you, Mr. Pinas. Stay safe all the time. Same to you po, no, Miss Maribeth Florido. Always keep safe po, no, sa inyong lahat ng mga kasama niyo po dyan. Pero ito lang po yung masasabi ko doon, ano? To your question na if Mayne Mendoza will tolerate such lies, no, then where is her integrity and credibility? Kung alam ni Mayne Mendoza po ang lahat ng bagay na ito, hindi po niya yan itotolerate. Unless ginagawa ni Panot na ginagamit ang pangalan niya nang hindi niya nalalaman. For example, no, dito na lamang po sa
mga government papers, di ba? Paano nga ba naman makakarating kay Maine Mendoza na kung gagamitin nga naman ni Panot ang pangalan ni Menggay, ano? Kailangan bang ipakita pa kay Menggay? May mga ganung pagkakataon eh na basta't hindi alam ni Maine Mendoza, sasamantalahin po nila yan. Di ba? Yun yung palaging nangyayari. Thank you so much po no sa logical na inyong komento. At para naman po sa ikatlo nating komento ay mula naman po kay Miss Regina Cristelin po. Sabi niya rito, Sir Pinas, I don't think Conggay can fool COA because receipts will be asked during the investigation. Maybe they already have fake receipts made, but will it pass their scrutiny? Another question, in my mind, do they think Maine when summoned by COA will face these people to swear she really spent for Congress Gay all this time? My opinion only, I don't think she will do that. Thanks sir, and God bless you, your lola, granny, your family, and your team. The same answer, Miss Regina Cristelin po. Kung talagang alam ni Maine Mendoza, she will never tolerate it. Diba? And I agree with you. Pwedeng pekein ang mga resibo. Diba? Pwedeng pekein yung mga resibo na ito yung mga items na bilhin na kahit na wala namang binili. Diba? Pero sabi nyo nga po, eh matalino naman ang mga taga-COA. Sana nga po, matalino pa rin ang mga taga-COA dahil ilang mambabatas ang nagdaan na nakakalusot sa COA. Diba? Ito yung mga tinatawag nilang ghost projects. Diba? Halimbawa na lamang po, ano pa ba? Yung mga overspending po sa mga hospital beds. Diba? Yung mga overspending dito po sa mga laptops na sa Department of Education. Diba? Yun ho ay nakalusot sa mga liquidation processes na ginawa nila pero nakita pa rin ng COA. No? Sana nga eh maghigpit pa po sila para hindi naman kawawa tayong mga nagbabayad ng tax, no? At pumunta na nga po tayo sa sentro ng ating mga updates kung saan ang dami nga pong nakapansin. Ang dami rin nagtatanong sa atin ano diyan sa comment section natin. Dahil ilang araw nga pong hindi na i-upload yung sayang po yun. Napakarami ko pa naman po mga pinag-record ng mga nakalipas na araw. Ang tanong nga po nila sa atin, Mr. Pinas, bakit po ba parang part-timer na lang si Menggay dito po sa Ikbulaga? Kung ikukumpara po natin dito, halimbawa kay Ryza May, halimbawa doon po sa mga asungot na nandun sa Ikbulaga, mas marami pa silang ipinapasok kaysa kay Maine Mendoza. Totoo po ba na part-timer na lang talaga itong si Maine? Well, kung ating susuriin si Alden Richards ay pwede nating sabihin na tinanggal talaga ng Ikbulaga. Di ba? Pwede rin naman po nating sabihin na naging part-timer na po itong si Maine Mendoza. Ngunit, subalit at data point, no? Mga kaibigan sa pananampalataya. Mali, mga kaibigan ano? Mga kaibigan na sumusuporta kay Maine at kay Alden Richards, ano? Let's take all the considerations. Bakit hindi nagiging present si Maine Mendoza sa Ikbulaga? Of course, meron siyang taping ng Daddy's Girl, meron siyang taping ng Maine Goals, meron din po siyang minsan may mga photoshoots din po siya, 'di ba? Kaya po nagkakaroon ng pagkakataon na nakaka-absent po siya sa Ikbulaga. Pero kung talagang totoo no, na ginawa nga po nilang part-timer si Maine Mendoza sa Ikbulaga, eh di gawin nila, 'di ba? Kung papunta na 'yan sa pagtanggal kay Menggay, katulad ng ginawa nila kay Alden, then gawin nila. Kung gusto nilang mag-suicide ang kanilang ratings, 'di ba? At para naman po sa ikalawang sentro ng ating mga updates, no, ito naman po ay may kinalaman sa pagpapatunay na scripted lahat ng mga interviews nitong si Maine Mendoza at saka ni Alden Richards. Kasi ang dami na naniniwala, totoo naman talaga yung mga interviews nila eh. 'Di ba? Kasi on-cam 'yun eh. Magsisinungaling ba sila? Yung mga ganun po yung mga pangangatwiran no nung mga talagang bumabatikos kay Maine at saka kay Alden. So, unahin natin itong si Alden Richards. San po siya in-interview? Kay Tito Boy. Diba? Kay Tito Boy Abunda. Na ngayon, binabatikos. Na ngayon ay talagang hot seat ngayon. Ano? Itong interview na ito ni Tito Boy Abunda. Dahil po sa mga iba't ibang artistang mga ini-interview. At sa mga katanungan na talagang nakaka-intriga. Halimbawa na lamang po. No? Ito pong sinabi nitong si Rabia Mateo. Kilala nyo naman po siya, diba? Na isa rin sa mga patay na patay kay Alden Richards. Ang ginawa po nitong si Rabia Mateo ay pinagdikdikan po niya na nagkaroon daw po ng proposal sa kanya no, at tinanggihan niya raw po ito. Diba? At dito na po nagsalita ang kapatid nitong ex-boyfriend nitong si Rabia Mateo. At sinasabi niya nga po na napaka-scripted lahat ng mga pinagsasabi nito sa interview.
Okay? Now, going back to Main at saka kay Alden. Si Rabia Mateo na hindi po ganong kilala kung i-compare kay Main at kay Alden, ginawa nilang scripted ang mga tanong. Paano pa kaya ang pinakasikat na mga artista sa buong Pilipinas, Main Mendoza at Alden Richards? Sa tingin nyo, hindi nila gagawing scripted ang kanilang mga kasagutan? So, nasa inyo pong desisyon. Pag-isipan nyo pong mabuti ang mga bagay na yan. Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.